6 na taong gulang na bata sa Bataan na bibili lang sana ng merienda, natapyasan ang ilong matapos pagkakagatin ng aso. May report si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Labis ang pag-aalala ng inang si Merlene sa sinapit ng kanyang 6 na taong gulang na anak na inatake umano ng isang aso sa barangay Pentorde na Lupihan, Bataan. Kita sa larawan na ito na natapyas ang kalahating ilong ng biktima na si Jeremy Neil Hipolio matapos umanong pagkakagatin ng aso. Kwento ni Merlene, naglalakad papunta sa tindahan para bumili ng merienda ang kanyang anak nang bigla siyang lapitan ng aso at sinakmal sa ilong. Tinurukan na ng anti-rabies vaccine ang bata pero kinakailangan na ilipat siya sa mas malaking ospital para maayos ang kanyang ilong. Ayon sa pamunuan ng barangay, bukod sa anak ni Merlene, 4 pang katao sa barangay nila ang inatake ng nasabing aso. Nahihirapan umano ang barangay council at pulisya na matukoy ang may-ari ng aso. Lahat ng nasa salubong kumakagat. Ngayon, bilis ng pangyayari, inabol namin at tinagtanong-tanong kung kanino aso yun. Didinay na po yun dahil sobrang daming nakagat. Nagbigay na raw ng direktiba ang lokal na pamahalaan ng dinalupihan sa pulisya na paigtingin ang ipinatutupad na aso mo, itali mo. Nananawagan sila sa publiko na maging responsableng pet owner. Mayroon po tayong batas tungkol sa Animal Welfare Act at saka yung pong sa tamang pag-aalaga po nun, sa anti-rabies law. May civil liabilities po yung bandon, yung may-ari. Ako si Russell Simorio para sa GMA Regional TV.